Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano pa pong dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Ano ko po, itong acidic na ito, ito pinag-may-cognize sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa! Hey, hey, hey! Good afternoon, mga kaibigan! Hello! Kumusta ho kayo? Today, August 10, simula na naman ang ating working week para sa ating palatuntunang balita na serbisyo pa. Hopefully, sa mga susunod na araw o linggong darating, ay medyo mababawasan na ang pananawa nyo at pagkasuya nyo sa aking mukha. Dahil ako ba din nasusuya din. Pero merong ilang mga sabi ka, alam nyo na yun. Kaya antabay lang ako kayo, mag-excited kayo dahil may mga nangyayari po namang mga pag-uusap-usap sa mga pagkakataong ito. Anyway, sa ngalan ni Mon, ano nga ba apelido mo? Ibanez, mga kaibigan. Asan yung partner ko dyan? Si Jerick Barreto. Oh, talaga? Nagtanan? Si Jerick Barreto. Magbuti mo, Jerick, ha? Sana'y huwag maamoy. Jerick, ang ating nakabakasyong kasama. Si Asha Mariano, ang ating kasama sa production. And of course, dyan po sa News Center, mga veterano, si Ate Juday Estrada Larino. At dyan sa social media, si Jude Alabado, ang ating kasama. So, kompleto ho tayo. Samantalang kayo dyan sa bahay ninyo, kompleto na ho ba kayo? Not yet. May mga inihintay pa kayo. Eh siyempre, nasa trabaho pa yon at medyo may kahirapan ng pag-uwi ngayon, lalo pag nagko-commute. Alam nyo naman ang medyo sa bagong normal, pakahirap na sumakay ngayon ng mga sasakyan, kundi man ay may karagdagang pang mga tawag dito, mga lugar na pinagbaguhan ng sakayan. Actually, yung dating EDSA, nasa gitna na ang sakayan ngayon. At paghahantay ka ng bus na titigil doon at hindi ka naman pwedeng maging barubal. Yung tawag nito, yung gustong maunat o tawag doon, buraot. Maraming na dulot ngayon yung bagong normal eh, no? Nasweto yung mga buraot. Bagay, dati na yan pinatupad eh. Kung bakit nung panahon ni Bayani Fernando, kung nagmukhang kulungan ng manok ang EDSA noon, yan ang gusto niya mangyari, no? Pero ang kagandahan lang noon ay, wika nga nito, noong mga panahon na yun kasi parang hindi tinulungan ng pagkakataon. Ngayon, mas natakot ang tao dahil parang tinutulungan tayo ng pagkakataon o divine intervention. Kung wala pang pandemic, siguro ganyan pa rin yung ating mga kababayan. May ilan pa nga, medyo may pagkapasaway pa rin. Dahil sa kabila nung wika nga natin ay pangyayaring yan, ganun pa rin, no? Di sumusunod sa social distancing, yung proper protocol para maiwasan, no? Yung paglundag ng COVID virus. Yung COVID virus, gustong-gusto nakakakita ng tao eh. Lundag ng lundag, ano? Hanggang may tao nakakikita magkakadikit yan at may infected, lilipat at lilipat yan. Kaya medyo siguro matuto tayo sa karanasan. Habang ang oras natin alas 5.42, habang ang umiinit na mga pagkakataong ito habang papagabi, yung mga nagpapabati ho at gustong bumati sa aming madam, si Ma'am Sharon Tan. Ma'am! Kaway-kaway! Gandang hapon po, happy birthday! And of course, sa lahat ng ating mga kasama pa rin po, lahat ng mga birthday celebrators today, binabati din namin. Sasamahan nyo kami sapagkat meron ho tayong panayam later on. And of course, pagpakinggan muna natin ang mga reports mula sa ating mga Metro Patrol! Metro Patrol! Ating mga Metro Patrol volunteers, pinangunahan ni July Pudok. Saglit lang, cambio mo lang yung communication. Ilipat mo siya dun sa mas magandang komunikasyon para hindi maputol itong report ni July Pudok. Ano, Edwin, no? Style ni July. At of course, ang ating po namang pag-uusapan, mga kaibigan, bahagi ng ating poll questions na kanina pa inilagay ni Jude Alabado sa ating poll line dyan sa BNSP, yung pagbubukas ng klase, tinawag na kahibangan itong Parents Teachers Alliance sa pangunguna ng kanilang representante sa Kamara.
ang dating assistant secretary at dating assistant secretary ng DepEd na si Jude Abelita, yung hakbang ng gobyerno na ituloy yung pagbubukas ng klase sa darating na Agosto 24. Actually, hindi naman to akbang ng gobyerno mismo eh. DepEd lang to particularly. Kasi kung tatanungin ninyo ang Pangulo, ever since naninindigan ng Pangulong Duterte na kung siya ang masusunod, ayaw niya munang buksan ng klase hanggang walang bakuna. Naalala mo yon? Eh, hindi lang namin naisubi yung kanyang voice clip eh. Hanggang walang bakuna, di ba alihan niya magkaging puro ropaid na muna ang mga estudyante? Eh, ayaw ng Pangulo. Ah, ang ginigit naman ng DepEd, eh baka masira yung school calendar. Sira nang actually eh. Kaya gusto ng DepEd, isimula ng August 24. Pero ito, galing to sa dating DepEd, o dating official ng DepEd, dating assistant secretary, eh nakikiusap sa Pangulong Duterte kung maaari pagpaliban muna yung pagbubukas ng klase ngayong August. Kaya ako, I doubt it na magbubukas yan by August. Kasi itong punto de vista ni dating ASEC Abelita at yung punto de vista ng Pangulong Duterte, magkatulad. Ano? At saka kung totoo naman na talagang naghahadali ngayon ang DepEd, bakit kayo kailangan maghadali? Kasi sa pagmamadali, kadalasan napipili natin bungi. Baka dyan ho mauwi itong paglumadali ng DepEd. Alright, balikan na natin si July Punok. Metro Patrol. July, go ahead sa iyong situation report. Go, July. Yes, tama ka dyan. Alam mo, napakahigpit ang requirements na dito sa San Del Monte City, no? Yung quarantine pass, yung face mask, baka yung face shield, eh, maano na rin yan. Saka itong tinatawag na ano, kailangan na yung social distancing. Oo, yung mga requirements na yun. Dahil ngayon, Lunes eh. Yun yung inanong ng pamahalang lungsod. Kaya yung mga pumapasok dito ay kailangan may sumunod sa mga health protocol. Kasi ngayon, makikita mo, yung talagang ikinakikita rito yung cortesia at disiplina ng mga taga-San Jose nyo para makaiwas na dito sa nasabi na lumalan ng virus at itong COVID-19 na Jose Edwin. At alam mo naman, ang tagal na naman, ilang araw na, oh. Iba, naiinit na, gusto lumabas. Yung iba, gusto mamas yan. Yung iba, gusto kung sa kanila pupunta, hindi sila makapunta dahil nasa itong MCQ. Kaya nga, yun lang, simple lang, yung mga requirements na yon. At pag sininod yun, siguradong makakasunod na tayo doon sa nasasabing mga health protocols ng amalang lungsod na San Jose Del Monte City. Kaya naking situational support, wala rin ka sa Lasay Del Monte City, Bulacan, itong Metro Patrol, July 2, Pagulat, 19 ng todo lakas, PWIC. Metro Patrol. Ayan sa Metro SJDM, sa Lasay Del Monte, Bulacan. Ang sabi dun sa ating kinukomento kanina, sabi ni dating ASEC ng DepEd, Abelita, eh sabi niya, wishful thinking. Yung pagpupumilit ng DepEd na ituloy yung pagbubukas ng pasukan, kayo hindi pa planchado yung mga kailangang materials dun sa isusulong na blended learning. Kaya nagko-concentrate na sa module kasi kalimutan na natin yung sinasabi ni DepEd, especially ni Secretary Briones, na blended learning kung saan gagamit ng online learning. Paano mo magagawa yung online learning kung ang unang problema natin ay yung ating internet connectivity? Doon nga lang sa simpleng cellphone mo eh. Kami nga lang dito araw-araw eh. Every 5 minutes, apuputo la linya. Yan ang tinamaan ng magaling na problema ng ating connectivity. Tapos gusto nila duopoly. Dalawa lang sila. Hirap na hirap pumasok yung pangatlong telco player. Dahil sa, kung dapat yan, kung talagang intensyon nila, makabayan, kung sino yung unang nakapagpatayo ng antena, isasakay na lang doon yung mga bagong telco para at least sabay-sabay na naipupukol habang nagpapatayo pa, di ba? Pag parang kabuting wika ngay nandyan, aba, ay atin po namang maayos. Well, punta natin ang isa sa mga mainit pa rin mga balita later on. Makakausap din natin, patatawagan natin later on si Senator Aimee at 6 o'clock, di ba ang usapan? 6 o'clock, makakausap natin si Senator Aimee Marcos sapagkat mayroong mga ilang punto ang senadora na kanyang binabanggit
sa kanyang programa, sa kanyang Facebook page at maging sa Senado na medyo sabi nga natin quite interesting for the sake of the public. Maya-maya ho at mukhang nag-agree na yung ating po namang kausap na nag-ayos ng ating connection with the interview sa mabuting senadora. Samantala, it's now 5:49. Balikan muna natin ang ilan sa mga pangunahing mga balita sa nakalipas na maghapon. Issue. Ngayon, mainit ano mga kaibigan, yung paglalaan ng 2.4 billion pesos ng Health Department para ipambili na ng bakuna. May budget pero wala pang bakuna. Paano gagawin doon? Eh sabi ni Undersecretary Maria Rosario Berhere, hindi nila alam kung kailan kung ilan ang mabibiling bakuna sa nabanggit na halaga. Eh siguro naman hindi tayo tatagain ng mga makaka-invento niyan. Pero mayroon ng mga ilang bansa yata na meron na at isusulong na sa merkado. Sa pamamagitan din ng endorsement ng World Health Organization, yung pagsusulong ng bakuna. Samantala, punta natin ang report mula sa Central Luzon ng ating po namang correspondent sa ating Ronda Patrol, si Johnny Gole. Ronda Provincia. Johnny, maya Bengi. Tama ba yun? Maya Bengi. Tama yun. Okay, maya na Bengi. Garing kabalenta mo. Nitong pagkakasabat daw ng tinatayang 17 million worth nitong ikasitablit sa Lobo, Pampanga nitong Sabado ay bunga umano nitong pagsisikap nitong Interagency Task Force ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 3, Bureau of Customs Clerk, Philippine National Police, Clark Development Corporation Security Department at itong Aviation Security Group ng Clark International Airport Corporation. Ito yung ipinahayag ni PDEA Central Luzon na Director Cristina Pribaldo matapos na itong matagumpay na operasyon na ipinadakit ng limang suspect na umano'y nasa likod ditong naturang mga ecstasy tablets sa follow-up operations ng mga otoridad dito sa bisinidad ng Lubao, Pampanga. Kinilala ng otoridad itong mga nasakuteng suspect na sina Joshua Bautista, 20 years old, William Valencia, 41, Rafi Kibuluya, 30, Patrick Bangang, o Bagang, 35, at itong si Katrina Ligaspi, 35. Nabati dahil dito kay Pribaldo, nagmula sa ang bagahe sa Netherlands na idinaan niya dito sa Clark International Airport sa na nakapangalan na sina Joshua Bautista at itong Charmin Valencia. Dumating ang kontrabando ayon dito sa record ng DOC Clark District Court noong August 8. Naghinala umano yung mga otoridad sa nasabing bagahe dahil ang nakalagay sa dokumento nito ay isang controlled delivery. Dahilan upang sumailalim ito sa double checking ng DOC Clark. Matapos makumpirma nga na pawang illegal na droga ang laman nito, agad na inilatag ng otoridad sa pangunguna ng PDEA 3 itong surveillance operation sa kakukuha nga nitong bagahe. Lingid sa kalaman itong mga suspect na sinusunda na sila ng operating team hanggang sa tumigil ang sasakyan sa isang gasoline station na sa bahagi ng nasabing lugar. Dito na sila inaristo ng mga otoridad. Sila ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 4 Imported of Dangerous Drugs sa ilalim ng Republic Act 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya habang nasa custodial facility na ngayon sila ng PDEA Region 3 dito sa Regional Center, Barangay Memphis City of San Fernando, Pampanga. So yan ang update. Buhat ito sa Agbit ng Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat sa Impilang May Tudulakas, DWIC. Ronda Provincia. Alright, thank you si Johnny Gole sa kanya po namang reports mula sa kanyang kinaroroon ng hawak na lalawigan dyan po sa bahagi ng Central Luzon, Pampanga particularly. Maya-maya na ay tatawagan natin si Senator pagkatapos lamang ho ng ating break. But before the break ay yung ating binabanggit tungkol sa pagbubukas ng klase sa Agosto 24. Iyabon natin sapagkat medyo pag ganitong Lunes eh hanggang 6:30 lang ho tayo. At 6:30 nandiyan na yung mga barkadahan ng magkukuyang at 6:30 sa inyo yung tambalang magkukuyang at ihahati doon sa kanila yung ating kanilang mga punto de vista doon sa kanilang kuntahan sa himpapawid na ating po namang napapakinggan. So stay tuned mga kaibigan habang tayo kumukonekta pa rin sa inyong mga kinaroroonan ngayong araw at ilang pa sa mga pangunahing mga balita pa rin. Issue
Issue. Ngayon! Sana itong issue sa pagbababa ng kuryente ay wala nang maging sagwil, wala balakil, mga kaibigan, na sinasabi ho, bababa daw ho yung singil sa kuryente. Bababa, bababa. Kinakailangan talaga maibaba yan sapagkat medyo lahat na yata nagtataasan. Ano ho? At magkakaroon doon adjustment ayon sa Manila Electric Company. 20.55 centavo sa bawat kilowatt hour. Ba'y mahigit daw 8 pesos yan doon sa 100 kilowatt hour ba na buwan. Buwan ng konsumo ho ninyo. Malaking bagay din. Ano ho? Pambili din yan ng ika nga natin pang-ulam. Kahit na ilang pirasong tinapa. Uubra ho yan kung madadagdag natin. Okay. At ilan pa rin sa mga balita pa rin natin na pagtutuon ng pansin ay uubra na daw mailagay sa General Community Quarantine ng Metro Manila after June 18. So ilang pang araw ang hintay natin, pareko? Bali isang linggo pa. 8 days pa from now on. Dahil June 18, papatak June 19, ay Miyerkules. Pero mukhang mamaya meron bang press ko ng presidente mamaya ng gabi? Malay natin, ano? Magkaminsan eh, ang Pangulo naman kasi nakikinig sa mga sinasabi ng mga eksperto. Baka kung sakasakali, mapagtimbang ng Pangulo, medyo may mangyaring ikagugulat natin sa ayahayag niya mamaya later on. Maaring gabi, bukas mayroong bagong balita na atin po namang pagsasaluhan. Ano? Samantala, ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, dahil sa palagay niya ay pababa na yung trend. Sana naman magtuloy-tuloy na nga ho ito. Kita ninyo, bababa yung dami ng mga nagkaka-COVID kapag sumusunod na nga ho tayo at unti-unti nang nare-realize natin yung kahalagahan ng walang katuturang pagtatambay-tambay, mga gimmicks sa gabi. Kita nyo yan, malalim ang ano yan, Mon, eh. Ako, Engineer Mon, malalim ang ibig sabihin yan, eh. Kasi hindi tayo nagpasaway sa mga otoridad. Ang kumilos na, yung bagay na hindi natin nakikita at na agad na lamang tayong sinawata, lalong-lalo pa yung mga gimikero sa gabi. Yun yung sinasabi ng tambalang magkukuyang, wala naman tayong igigimik, eh. Dito na lang tayo, di ba? Kaya kinakailangan na medyo magpasweto tayo sa kalikasan. Metro Patrol, Danny Cruz! Metro Patrol! Go ahead, sa iyong report, Danny. Nasa mahigit 16,000 o 16,000 ang kwalipikadong patuloy na tatanggap ng Social Amelioration Program o SAP dito sa lungsod ng Nabotas. Ayon kay Mayor Toby Ciangco, malaking tulong daw ito dahil lang mga Nabuteño at napakaganda raw ng programa ng national government, lalo't galing daw sila sa lockdown at ngayon naman ay NECQ. Sa anunsyo ni Mayor Ciangco, makatatanggap daw ng text message ang residente mula sa StarPay at dito malalaman ang reference number at schedule ng pag-claim at pangalan ng payout partner o yung remittance center. Kailangan daw po ay magdala kayo ng valid ID at ipakita ang reference number upang makuha ang ayuda o SAP. At yun namang kwalipikadong walang cellphone ay maaaring makipag-ugnayan sa barangay para sa kanilang reference number. Sinabi ni Mayor Ciangco, nasa panahon ng pag-ipitan ang mga mahirap na residenteng Nabuteño. Kaya napakaganda raw ng timing ng DSWD at nag-release ng panibagong budget. At ikinabang naman ang mga residenteng apektado ng pandemic. Samantalang Edwin, mahigpit pa rin na ipinatutubad ng checkpoint sa lahat ng entry point dito sa lungsod ng Nabotas. Patuloy din ang panghuhuli ng mga lumalabag sa safety measures at katunayan ay 800, mahigit na ang nahuli, 850 sa hindi tamang pagsusot ng face mask, nakalabas ang ilong, ang face mask ay nasa baba. Samantalang 38 ang nahuli sa curfew at 38 din ang nahuli sa physical distancing. Ang lockdown na ito ayon kay Mayor ay papatawan ng multa at kinakailangan daw lahat ng Nabuteño ay sumunod na sa protocol laban sa COVID-19. Yan ang update mula sa lungsod ng Nabotas. Metro Patrol Danny Cruz, Danny Cruz nagulat sa impilang metodong lakas, DWIC.
Metro Patrol. Alright, salamat Danny at 5:58. Magbe-break lang ho kami and after which ay tuloy-tuloy na ho tayo sa huling 30 minutong bahagi ng ating program dahil Monday hanggang 6:30 lang ho tayo at susubukin nating patawagan o makakausap natin si Senador Aimee Marcos sa ilang mahalagang paksa ng balita. Please do stand by. Balita na servisyo pa. Alright, 6:01. Mga kaibigan, gabi na po at habang kayo naghahanda ng dinner, abay pinaiimbestiga ni Senadora Aimee Marcos yung nakakaalarmang pagdami ng kaso ng child sex abuse online. O nga, lalo na nung nagka-lockdown. Eh, kontra ho yan sa pagkalat ng COVID-19. Isipin nyo, iba na kulong sa bahay, ang ginawa naman, yung ganyang kalokohan. Sinamantala yung internet connections para gumawa ng online na kalokohan. Naghain ng Resolution 487, itong Senadora Marcos at pinabubusisi yung dumaraming kaso ng online pornography. Nagtriple pa noong Marso eh. Alam ba yan ng mga magulang? O may mga magulang mismong sila yung wika nga natin eh, nagbubulid sa kanilang mga anak. Ano? Batay sa report ng Department of Justice at DSWD, ang Pilipinas ang ngayon ay global epicenter na ng live stream sex abuse trade at nangungunang pinanggagalingan ng child pornography. Ayon yan sa ulap ng UNICEF. May sampal sa atin ito, isipin ninyo. Mga kabataang Pilipino, makikita nyo sa internet na kung saan ibinubuyang-iyang ang katawan. Ano ho? Yung pagkaka-aresto doon sa mga American pedophile, particular itong si Michael Kent Clapper, sa tip na ibinigay ng US Embassy, ay patunay lang na talagang umiiral yung child pornography. At yan ay sa pamamagitan ng napapabayaang telecommunication company at internet service provider, yung ISP, yung kanilang obligasyon. At baka ho yan, akala ng mga telcos ay hindi nasisilip. No. Nagkakamali kayo sapagkat matalas yung mata ni Senator Aimee. Mukhang nakikita ho yan at walang dapat anyang sisihin dyan kundi ito mga telcos at nagbabaliwala dito sa lumalaganap na ito. Una rito, nagbabala na ho yung Europol, yung Europolis and Law Enforcement Agency ng European Union. Sa kabilang, sabi nga sa pagdami na ito, baka kikilos na rin sila. So nagbabala din si Senator Marcos na posibleng lumala pa yung sitwasyon at hindi malayong matukso yung mga magulang. Na nga ho eh. Mukhang pinagkakakitaan na ng ilang mga medyo, ewan ko, kung magulang pang maitatawag dyan sa mga taong ganyan. May mga tao palang ganyan na magulang mismo. Huwag niyong ikatwiran na dala ho ng kahirapan, kaya namin nagagawa yan, kinamangin ng magaling. Hindi ho kahirapan yan. Kawalan ng moral yan at kawalan ng kawalang yaan ho yan. Kung bakit kasi bibigyan ako ng ganitong item, kawalang ihan yan para sabihin na ay kasi ho wala na kaming makain, yan na lang ho ang bukas na kaparaanan para papayagan ninyo yung mga anak ninyo na oo nga nagugutom kayo, papalitan. Sasabihin mo lang, anak, pakikita mo lang naman yung katawan mo bubuyang yan kayo, wala naman nakakakita, tayo lang dito, kukunan ka namin ng... Di nyo alam ikakalat na ho nyo at tataglay na yan ng bata hanggang sa siya ay nagkaedad at magdalaga. May mga taong sira ulo, lalong-lalo pa yung mga Amerikanong sira ulo, mga pedophiles. Tinamaan ng magaling ako anong utak. Yun ang utak diablo talaga yung mga nagyan sa mga pedophilia na yan. Kaya medyo nagalit Senator Aimee Marcos sa bagay na ito. Parang nakakagalit din naman yung telcos kasi binabanatan sila. Alam nila binabanatan sila ngayon. Medyo si Senator Marcos mukhang naiipid din ng linya. Medyo naka-schedule naman ho tayo pero sabi nga bababa daw Senator Marcos na mula doon sa kanya kausap. Mukhang napatawagan natin. Inihintay pa ho nung ating mga kaibigan dyan sa kanyang tanggapan. Well, anyway, ilang pa rin sa mga maiinit na balita. By tomorrow ay makikita rin ho ninyo yung sa mga laman ng pahayagan yung development ng ulat patungkol ho dyan sa PhilHealth. Mukhang agreeable naman yung Senado kung sakasakaling hindi nalilitaw yung mga main personality involved dyan sa PhilHealth fiasco.
Naunawaan naman daw ang kanilang kalalagayang pangkalusugan based on medical certification na inisyu ng mga certified doctors and well-known doctors. So ibig sabihin mga kaibigan, yung bagay na yon ay malinaw na naintindihan naman ho ng Senado at atin po namang hihintayin na lang kung ano magiging desisyon nila sa pangyayaring yan, ano, mga kaibigan. So mag-antabay lang ho kayo at habang hinihintay din natin si Senator Aimee Marcos sa ating panayam. Samantala, sa ilang pa ho mga pagkakataon, yung mga naghahanap ng trabaho, mayroong ibinigay sa akin dito si Jude Alabado, yung atin po namang producer. Habang naghihintay tayo kay Senator Aimee, yung Metro Naga Public Employment Service Office, uy, sa ating mga kababayang Bicolano. Oh, Naga, tama ba ito? Tama, sa Naga. Eh, naghahanap sila ng mga sales representative, lalaki, sales engineer, lalaki, driver mechanic, of course, accounting staff, male or female, sales representative, male, service technician, male. Yan ay bookkeeper, babae at lalaki, pupwede, single or married, sales supervisor. Ibig sabihin, merong bukas na trabaho opportunity ngayon, diyan po naman sa Metro Naga. Yan ay sa Naga City Hall Compound, sa Miranda Avenue, City of Naga. Salamat to ha, bagamat pagkalayo-layo namin, dahil inaabot ng ating pagsasayimpapawid sa pamamagitan ng ating mga affiliate stations ng DWIC, o doon sa ating mga uragong kababayan, Bicolano, andyan ang oportunidad at trabaho naghihintay sa inyo. Mag-apply ho kayo dyan sa Metro Naga Public Employment Service Office. Philippine Standard Time, alas 6:07 ng gabi sa pagpapatuloy ng palatuntunan. At nandyan na ho si Senator Aimee Marcos. Sabi ni Senator, ayan si Edwin, ano, gabi na natatawagan pa ako. Talaga namang, ano ba naman yan? Si Edwin na yan. Magandang gabi ho, Senator Aimee. Gabi naman, kumusta na kayo dyan? Di ba naman, parang dinner. Medyo wala pang aswang. Pero may bagyo dito sa Ilocos eh. Ayaw nga ho, pasensya naman. Pero at least. Pero hindi naman matinding na bagyo. Kasi nagbibiroan nga kami, ang pangalan ng bagyo, Typhoon Ferdy. Eh palibasa Ferdy, parang feeling namin baka yung tatay ko dinidiligan lang yung mga bukid. Ayun naman yun eh, no? Huwag lang maging perdito pasyo. O, ibang usapan yun. Ma'am, napatawag kami kasi mukhang umiinit na nga ulo mo kasi binabanggit ko kanina, dinidiscuss ko yung telco. Buti na lang, nakisama yung telco ngayon. Maraming mga issue na napagtuunan mo ng pansin, mukhang nagkaroon ka ng oras magbasa-basa. At nagpapasakit ng ulo mo yung mga nababasa mo. Una, yung online child pornography na mamayag pagpalat, na bisto mo na ito. Ano ho? Paano ngayon ma'am? Paano ang naging numero ng Pinasa Child Sex Abuse Online? Yes, talagang dapat managutan talaga yung ating iba't ibang agencies, government agencies muna, yung mga NDI dahil sa cybercrime. Pagkatapos yung NTC, yung iba't ibang mga in charge dyan. Eh bakit hindi nanghihinto? Tayo na daw ang epicenter ng buong mundo sa child pornography. At mula nung Marso hanggang Mayo, triple na ang insidente nito. Mm-hmm. Alam ko na buong mundo nasa online ngayon. Mm-hmm. Pati yung mga loko, pati mga pervert, mga addict, mga walang hiya, online din yan. Mm-hmm. Sa kabila nito, syempre, hirap na hirap naman yung mga magulang dito sa Pilipinas kung paano pupunuin yung hapagkainan. Uh-huh. At mabigyan ang kailangan ng pamilya. Mm-hmm. Kaya siguro napapasubo dito sa walang kakwenta-kwentang hanap buhay. Mm-hmm. Ngayon, eto nga, ang katanungan, bakit yung mga telco natin, yung mga Globe, mga Smart, yung mga ISP na yan, hindi pa yata nadadala kay Presidente Duterte? Mm. Galit na nung SONA. Mm-hmm. Andito na naman sila, required by law yung mga yan na maglagay ng filter online para sa mga objectionable material katulad ng child porn. Obviously, wala silang ginagawa, no? Bakit nakakalusot yung ganito? Ayun. Pwede ba nila palang ano yan? Meron pala silang power to cut it off? Yung mga ganyan? Ano ho? Oo, di ba kung ano-ano mga software ang ginagamit? At pati Facebook ngayon, pati Twitter, lahat yan nagsisensor na rin kahit paano self-policing ng kanilang material. Mm. Sa ating batas, sa child pornography law, talagang may mga filters na rin na-require at mga sanctions pa. May parusa yan eh. Kaya bakit hindi ito na
naggagawa ng paraan. Nakakahiya ito nangyayari sa atin. Tayo na yung epicenter ng pandemya, epicenter na naman ng pornography. So paano naging numero uno? Dahil sa kaluwagan ba? Saan ba may pagkukulang? Sa batas ba o dito sa pag-abuso ng ilang mga telco talaga? Palagay ko sa pagkaluwag. Sa sobrang luwag natin na walang monitor, tapos yung mga telco natin, walang pake, ay siguro talagang lusot ng lusot yan. Kaya yun nga, yung UNICEF, mismo yung United Nations, nananawagan na sa Pilipinas na kahit papano tigilan natin to. Ayun. Eh, wala pa rin tayo nagagawang paraan. Alright. Sana ito na mag-digress lang ako sa ilang issue ngayong maghapon. Alam kong naging busy ka rin. Pero makikibalita lang kami dun sa mga naamoy mo at naririnig mo. Ano ba talaga sitwasyon sa PhilHealth, ma'am? Senator. Naku, malala. Hindi magandang amoy. Mabanto. Ay, naku. Ang bilis na reaction. Eto nga. Sa totoo lang, pagod na kami mag-investiga dyan sa PhilHealth. Nag-umpisa kami. At least ako, no, congressman pa ako, 2003. Yan na ang kinakalkal namin tungkol sa OWA funds na nawala. Eh, pagkatapos nun, yun na, naging Senate, naging governor ako. Ang dami-dami namin sakit ng ulo. Patakot-takot na racket sa Region 1. Pero hindi naman napaparusahan. Tapos last year, ayan na naman, yung WellMed, yung mga patay na kinokobrahan ng dialysis. Eh, pambihira talaga. Sa sunod-sunod at dekadang problemang ganito, wala pa rin napaparusahan. At tuloy-tuloy pa rin, namamayagpag pa rin ang iba't ibang mafia. Naku. Sa totoo lang, apat na ang CEO ba tawag o basta yung mga bossing ng PhilHealth paparit-palit na under President Duterte. Yun, pero sige pa rin ang sige ang mga racket at iba't iba pang mga karumaldumal na nangyayari dyan. Problema, so obviously, very deep na yan kasi yung mga regional head, parang 20, 30 years na yata yung iba, pati yung mga nasa accounting, sa finance, pagkatagal-tagal na nila. Ano po report kayo? Pati ba sila nagkasakit na rin? Ewan ko ba talaga naman? Ano ba naman ito? Pero sabi nga nila, kaya nga nalalabuan ako, sabi, pumapasok naman daw si Chair ba yun, Dick Morales, pumapasok naman daw siya sa office, pero ayaw na daw niya pumunta sa Senate, mag-video conference daw siya. Pero he's going to turn up daw tomorrow. Anyway. Well, doon pa sa ilang... Ay, nako talaga naman. Ma'am, alam niyo sa Region 1, yung mga na-convict at lahat, nag-disappear. Hindi na maabutan kung saan-saan pumunta sa Middle East, yung iba na wala sa Amerika. Grabe talaga. Hindi ba SOP yun, Madam Senator, na pag ikaw ay nasa mainit na issue at investigasyon, dapat may whole departure order kayo? Di pa pwedeng, dapat mayroong SOP na ganun, di ba, ma'am? Di ba dapat nga? Hindi ko nga maintindihan kung paano nakakalusot. Parating sinasabi na hindi naman daw nila alam na na-convict. Wala daw silang balita na may kaso. Naku naman. Nasa dyaryo lahat. Oo nga. Imposible yun. Magkamisan, marami talagang nagagawa pag nagkakaroon ng medyo magic. Alam mo na kung ano ibig sabihin. Ma'am, yung ano? Yun na nga. Pero saksakan naman ng laki. Saksakan lang laki ng nawawala. Ang masaklap pa, kasi papasok na yung budget season natin. Within a month, yung ating budget, yung GAA 2021, ay susuriin na ng dalawang houses of Congress. At ang tanging pakay natin, lalo na may COVID pa, pondohan yung universal healthcare system. Yung talagang malaking-malaking PhilHealth. Ibig sabihin, maglolobo talaga ng 10 times itong pondo ng PhilHealth. Eh kung mawawala lang, wag na. Eh di ba ma'am, merong bayanihan to? Eh kulang pa ba yung health and economic measures niyan sa bayanihan to? Well, maliit talaga yung bayanihan to. Pansamantala lang sana yun eh. Yung bayanihan 240 billion, samantalang in the last few months, umabot na yung gastos natin sa 320 billion. Yung ating pinamigay sa SAP, yung social amelioration, at saka yung iba't ibang tulong para sa na-unemployed, including yung OFW. So, kung sa nakaraang 5 months, umabot tayo ng 320 plus and growing,
Pagkatapos sa susunod na mga buwan, 140 lang, kaya talaga maraming aangal. I see. Oho. Ma'am, may yung nag-text dito. Totoo bang nasabi mo na yung face shield anti-poor? Oo, sinabi ko yun. Bakit? Kasi dagdag na naman. Bakit? Kasi parang ang dai-dai ng requirement. Nakakaloka na sa dami. Patong-patong na yan. Kasi yung mga tricycle at yung mga toda natin, yung mga angkas natin, lahat nagdadaing. Paano humingi na ng... Diba, nag-umpisa tayo sa face mask. Pakatas nun, nagkaroon ng helmet. Yeah. Tapos pupunasan ng alcohol ilang beses yung mga sasakyan. Tapos may barrier. Nag-invento na nga Pilipino lahat ng uri ng barrier. Sa jeep, re-require rin yung partition. Tingin 800 daw yung partition pagkamahal-mahal. Pagkatapos ngayon, may face shield. Eh yung face shield na yan, o visor, kung ano man tawag dyan, nag-umpisa sa 20 plus pesos, naging 40, naging 65 pesos. Ang huling pagkaalam ko sa Divisoria, out of stock na. Eh talaga namin, yung mga nanay nagre-reklamo at sabi sa akin, ibibili ko na lang ng noodles, dahil hindi naman pwede to, hindi na namin kaya. Ma'am, pag nagpupunta kayo sa inyong locality, being a former governor and of course, mahal kayo ng Ilocos Norte, natatanong ba sa inyo ng ordinaryong mamamayan, Manang Amy, ano ba yung naririnig ko lagi sa Senado at sa mga matatalino na recession? Ako man, hindi ko rin alam. Ano ba yung recession na naririnig ko lagi ngayon? Well, ang totoo, talagang wala ako sa Maynila. Natakot ako eh. Ay, kaya ko dati, na. Dati sa probinsya, ano, pag galing kang Maynila, sikat. O, anong balita sa syudad? Abay ngayon, pag galing ka sa Manila, eh, nagtataguan lahat ng Ilocano. Kaya pala si Boss Edgar, tinatanong, nasan ba si ma'am? Si Boss wala, Edgar. Nandito ako sa Ilocos. Kasi matapos yung quarantine sa Senate, di ba nagkasakit nga yung tatlong senador, tapos namatayan pa kami ng mga empleyado. Eh, nagtakasa na kami sa kanya-kanyang probinsya. Ay, ngayon, may balita, si Bong Revilla, may sakit na rin. Kaya nakakataba. Pero, eto nga, tuloy-tuloy pa rin ang hearing namin. Tuloy-tuloy pa rin ang session. At ako yung chairman ng Economic Affairs. Ayan. At obligado to deal with this recession thing. Ang ibig sabihin ng recession, halos one-fifth, halos 20%, ng negosyo, trabaho, pera na umiikot sa Pilipinas ay tumigil, nawala sa isang buong quarter. Ibig sabihin, from April hanggang sa July, talagang mahina ang daloy ng negosyo. Yung 16+%. Natawag natin, Madam Senator, na trade will, ano? Huminto yung trade tama. Will. Tama. Ano? Kasi talagang naramdaman naman natin, talagang walang pumupunta sa mall kahit nung hindi pa MECQ. Binuksan na nga, wala pa rin. Yung mga restaurant, nagpumiglas yung iba, talagang ayaw pumunta ng tao, natatakot. Miski yung take-out and delivery, hindi naman nahahabol yung actual pagpunta sa restaurant. Yung mga tourism, dapang-dapa pa rin, hindi talaga gumagana. Pati yung mga travel, yung mga airline, yung mga jeep. Magulo pa rin talaga ang daloy ng traffic. And so many of our factories, hindi naman nagbukas ng 100%, paunti-unti lang. Parang title lang kanta yan, Madam Senator, where do we go from here? Ang tanong ngayon, saan tayo papatungo ba? Yun ang tanong ko. Kasi kung tutuusin, itong recession, pareho man lang tayo sa buong mundo. Ano? Yung US, kung tutuusin, halos doble ang nawala sa kanila, 30%. Mahigit kumulang 30% ang nawala o one-third ng kanilang ekonomiya, talagang bura nung nakaraang mga buwan. So, hindi naman siya sorpresa kung tutuusin, masakit man aminin, talagang doon nga patungo dahil na nag-lockdown tayo. Subalit, ang mas importante is where do we go from here? Yun ang mahalaga. Sana ang ibigay sa atin ng NEDA, yun ang inaabangan ko, ano yung gagawin? Yung sinasabing build back better. Asan yung pag-asa, kumbaga? Hindi naman tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Ano ang matatamo natin sa kinabukasan? Asan yung, for example, ano yung build, ano? Yung iba't ibang listahan ng projects,
ano yung reassessment nito? Wala bang kasamang ospital, eskwelahan yung mga build na yan? Kasi hindi naman puros kalye at tulay ang kailangan natin ngayon, kundi yung mga ospital, yung bulok na wifi na inaasahan ng eskwela at ng negosyo. Lahat yan kailangan nasa bago o revised build. Ngayon, at saka yung jobs, may jobs program ba tayo? Kasi ang dai-dai nang nawalan ng trabaho, nasa 7.3 million na. Yeah. Eh, pero datos yan. Pero marami dyan, kakilala natin. Masaklap talaga. Ma'am, kanitong maghapon, naging laman ng television ng National TV si Secretary Liling Briones ng Department of Education. As we all know, may problema nga dito sa distance learning na tinatawag. Pero parang may nasuggest ka na learning hub. Tama ba yung pagkakarinig ko? Ano ba yung learning hub? Napag-usapan, tinuro mo na sa akin, in-lecture 101 mo na sa akin yung hub. Yung isang lugar na kung saan, yan ipinagtitipon-tipon na pinasimulan ng tatay mo way back then, yan sa may UP. Itong learning hub, paano natin ilo-launch ito? Eh, kasi hindi masyadong practical yung sinasabi nila na million-million, ilan ba yun, 46,000 na iPad o computer ipagkakaloob sa mga teacher. Tapos kulang pa yun. Kasi million-million na kabataan, bibigyan rin ng tablet. Parang hindi makatotohanan yun. At kahit magkaroon sila ng ganon, eh paano naman yung wifi? Eh, yung ibang lugar nga natin, yung mga bundok, mga isla, ni wala ngang kuryente o signal ng telepono, mag-aambisyon pa tayo ng online. Ayan. So, ang suggestion namin, kasi marami rin kaming lugar na halos 70% no access to internet dito sa bulubundukin ng Cordillera, sa mga isla, sa Visayas at Mindanao. Ang suggestion ko, mag-identify na lang ng mga tinatawag na learning hub sa bawat munisipyo, halimbawa, or sa isang malaking barangay, doon na lang iipon lahat ng learning material, whether in paper form na mga workbook na pinapaserox ngayon, o di kaya yung mga USB. At may kaunting computer doon, may siguradong wifi. At least, turn by turn, yung mga bata, yung mga magulang, pwede lang puntahan yung lugar, kunin yung kanilang trabaho or yung homework at worksheet, at doon na lang nila kunin. Kasi yung ibang lugar, okay naman, kaya naman ng mga kagawad ikutin, yung kagawad na in charge ng education, sila na ang mag-distribute. Pero yung ibang lugar naman, mahirap naman. So, yun, ang suggestion ko, identify na lang yung learning hub. Not every single school, kasi hindi rin kaya eh. Saka magkakatulungan lahat ng sektor, maging sa panig ng parents, may magiging papel sila, no ha? Yes, that's right. At palagay ko wag natin isaalang-alang lahat yan sa DepEd. Yeah. Kawawa naman nila sila. Sa palagay ko yung teachers, hirap na nga mag-convert ng mga libro sa online. At nakita naman ninyo si Secretary Briones, hirap na. So ang akin, dapat lahat tayo tumulong. Yung mga magulang na siya rin nahihirapan kasi bibili rin sila ng computer. Tapos sila ang mananatili sa bahay magturo. Eh, hirap-hirap kaya nun. Alright. So, ma'am, aside from the magulang, syempre, yung mga mayor, yung local government, yung barangay. Kasi kilala naman talaga nila kung sino yung talagang hirap at nangangailangan ng tulong. Anyway, habang ini-enjoy mo yung lawis-wis ng tubig dyan sa mga dalampasigan ng Ilocos Norte, sana pagbalik mo dito, mapasama sa itinerary mo yung pag-drop-by mo sa yung tahanan din, DWIC. Ha, ma'am? Yes, thank you very much. Nami-miss ko na nga yung DWIC. Kung hindi lang dahil sa traffic sa Orambo, eh talagang pipilitin ko yan eh. Kaya lang hindi ko kinaya yung Orambo na yan talaga naman. Ang hirap-hirap. Wala na. Malayo sa Senate. Senator, wala lang traffic sa Metro Manila, lalo sa EDSA. Tama si Pangulong Duterte. Oo nga. Ang makakaalis lang pala ng traffic, yung COVID pandemic eh. Oh, ang bilis ng traffic ngayon. Lako po, ang lupit naman. Ma'am, thank you ha. Ayun. So, sigurado, I'll visit you. Maraming salamat. At huwag kayong nag-aalala kahit pa paano tatrabaho tayo at puspusang inaalam kung anong magagawa sa kabila ng hirap na dinulot ng COVID. Salamat po. Thank you, ma'am.
Thank you very much. Mabuhay ang DWIC. Yan nga, kaibigan. Senator Amy, Imelda yan eh. Amy Marcos, ang ating po namang nakausap. Dayang Imelda. And of course, maraming salamat at nakakahuntahan ho tayo. Dahil gaya ng aming binabanggit, medyo maiksi lang oras namin ngayon. May balita pa. At magpapaalam na kami ni Paring Mon para pagpasok ng impunto 6:30, papasok sa inyo ang tambalang magkukuyang dito po naman sa DWIC. On behalf of Mon Ibanez, si Asia Mariano, thank you Asia. Sila Ate Judith Estrada Larino at maging sila Judith Alabado dyan sa social media, ating engineering sa transmitter. Ako po si Edwin Eusebio. Sabi nga ay paunlakan tayo ng poon by tomorrow. Magkakarinigan tayo early morning dito po naman sa DWIC. Hari nawa, ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong Kapal ay lagi nawa pong sumaten. Bye! Balita na servisyo pa!